Hi guys! Welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago po ang lahat, syempre gusto ko munang pasalamatan si Pia Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Luel of Malalag, Ate Edna Vlog, at syempre all Kalingap groups guys, please subscribe po, panoorin na kanilang video para po tayo makatulong sa kanilang paglingap. So yan, ako po lubos ding nagpapasalamat sa inyong lahat dahil po sa panonood nyo ng videos ko. Unti-unti na po tayo nakakapagbigay sa Kalingap. Nakakatulog na rin po tayo kahit papaano. So yun, maraming salamat po sa hindi nag-i-skip lalo ng ads, nagko-comment, nagla-like, nag-share. Maganda-magandang araw, ayan. At sa mga comment nyo po, sobrang overwhelming ako at tuwa po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. So ngayon, i-reaction video natin itong kay Edu at Eric. Ed-Rica. Ano guys, nakikita ko na rin yung trademark ng Matubang kay Edu. Ayan, sabi nga ni Kalingap Rab, makukulit talaga ang Matubang. Lalo pag umiibig na. Ano? Siguro guys, ano, kaya siguro kontrabida talaga si, ang ganap niya ay kontrabida sa Rochelle kasi nga, binabase niya sa kanyang experience niya na loko siya ng mga bata na kanyang minahal. Dinaan niya sa kanyang experience. Dito naman si Ed-Rica, bakit hindi siya nang gumaganap? Hindi siya kontrabida. Yun yung mga laking question mark guys na tinatanong ko din sa sarili ko at hindi ko rin po alam kung bakit. Basta ang alam ko kung sa Rochelle kaya siya nagiging ganon ay siguro nga kasi naging karanasan niya. Ito sa Ed-Rica, hindi ko alam kung bakit kasi botong-boto siya. Dahil ba nasa tamang edad? Pero kahit nasa tamang edad, mag-aaral pa rin naman at papag-aralin ng Kalingap si Ed-Rica. Diba? Kaya ang dami nagtatanong at nagko-comment, bakit daw? Hindi ko po alam. Question mark po talaga. Yun lang po yung opinion ko. So, guess, panoorin natin itong Ed-Rica. Talagang dito ay makikita natin na yung trademark ng Matubang na sinasabi ni Kalingap Rab. At syempre, binuking ni Ate Edna na ganun din daw si Kuya Bal Santos Matubang. Basta may babaeng naiibigan, kukulitin niyan. Talagang doon pa tumutulog. So yun guys, panoorin natin po Ed-Rica. Ayan. So ito na guys, nandito na naman si Kalingap Rab at syempre kasama si Edu. Ayan, mangungulit na naman si Edu. Dumating si Kalingap Rab na nagpapakain siya ng baboy. Makikita mo talagang masipag din si Ed-Rica sa mga gawaing bahay. Kasi nga, hindi naman siya nag-aaral kaya nagagawa niyan lahat yon pagluluto. Kasi nga, sa bahay lang siya pagluluto, pag-aalaga ng baboy. Masipag din pala naman ang batang ito. Ano? Masipag siya. Ano lang? Usap muna kayo bro. Naka-makeup na siya, no? Naka-makeup na siya ngayon, no? Dati wala. Ano, makeup na siya eh. Wow. Bagong gising. Wala ba? Bagong gising. Bagong gising. Yan yeah, ako, bagong gising. Ano? Yan yung bagong gising. Sana ulit. Manda lang ako ng Mangda. Sakto, mahilig kasi Rab. Mangda. Kasi ano po eh, nung nakaraan po kasi nagkahanap po sila ko ng manga. Kaya po, kuha po kami ng manga. Pero pupagdating niyo po kami lang dito. No. Mabait din to si Ed-Rica, no? Maintindi siya sa bisita. Sarap yan. Kain mo na kayo? Sige lang. Kami nag-ano pa. Nag-warm up. Ano eh? Si Edu, kagigising lang. Kasi nga malayo ang biyahe. Papunta kay na Ed-Rica. Natutulog sa daan. Tintok pa kanina. Bakit? Ang layo kasi ng bahay mo. Ang layo. Oo. Layo ba? Layo. Napagod. Susunod. Sunduin ka na lang. Joke. Oh, di ba? Bumabanat na rin si Edu. Talagang panay ang pagpaparamdam.
iba din ang Edo, no? Pakilig na talaga ngayon. Nagpapakilig na rin. Pwede lang. Matubang din talaga. Saan kayo galing kanina? Ano ko na, Rachel. Nagserye. Maganda. Maganda ang abangan nila. Ito. Isa rin si Edu na kinikilig sa Rochelle. At ang Rochelle din, kinikilig din sa Ed-Rica. Saka dito naman sa iyo. Ang lagi mong iibigin. Ang pala na lang bang pagod vibes. Kaya pala napagod niya, sabi mo nakapagod. Hindi mo na ako kasali dun. Ah, hindi ka pa kasali. Saka ako kasali ka rin dun. Dito ako kasali. Ayun! Diyan daw siya kasali. Sa ating. Ibigay. Sa ating to, sa ating lahat to. Oh, talaga matubang. Oh, nakangiti rin ang isang matubang. Tuwan-tuwa na rin. Buong puso at damdamin. Uli, si kumain na ba kayo? Oo, kumain na kami doon. Baka di pa kayo kumakain. Makikita mo talaga ang trademark ng mga matubang, no? Tapos na kanina, pinakain kami nila Tatay Raisin. Ikaw parang di ka... Ah, oo, kumain sila. Ang ulam nila ay kinisang munggo. Ang sarap. Tapos, guys, may pritong isda o fried chicken. Grabe, swabe. Ang sarap nun. Kumakain. No, kakatapos ko lang. Hmm? Nag-ano nga kami, nag-anda nga kami ng ano niya, merenda niya. Hmm. Para ano. Siguro, alam lagi nila, alam nila, sinagsasabi siguro talaga si Kalingap kasi baka wala sa bahay. Tinatanong ko nandiyan kasi lagi nakahanda si Erica eh. Pagpupunta, si Nakalingap Rab, lagi siyang may nakahanda. Kundi kape, may merienda. Ngayon, may nakahanda ng merienda talaga, no? Maano siya, ma-entertain din sa bisita. Sa inyo yan. Talaga. Salamat. Saka naman. Di ako makararana. Tumatagal, kumikilig na rin ng Ed-Rica, no? Anong ginawa mo kanina? Parang pagod na pagod ka. Nag-ano lang ako ng... Nagdinis lang ng baboy. Sipag talaga. Tsaka nag-ano din, naglaba din. Tapos kanina nag-ano din ako, nag-practice din ako magtahi. Para marunong na din ako magtahi, makatulong na din sa ano. Para... Matalino din to si, ano, si Erica. Madami siyang ano, gusto niyang ma-explore lagi. Ano? Tamo, nung nagka-pera, binili na niyang tahian. Ngayon, nag-aaral naman siyang manahe. Siguro naiinip siya kasi nga nasa bahay siya. Pinag-aaralin niya at magkaroon din ng extra income. Extra income. Ah, galing mo. Na matuto. Nagsusugat. Ngay. Nagdaday. Kinakagat mo? Hindi. Hindi ko alam. Bakit may sugat, Edo? Medyo malapit sa labi. Nagigigil ka? Timan. Sa panahon siguro kasi mainit. Baliktad yata. Baliktad. Pag malamig yan, ano, nasugat. Ganun ba yun? Kala kasi pag mainit lang. Pag malamig yan. Nilalamig ka? Init-init ka. Init nga. Iba din itong dumali si Eddie. Ang init-init kaya, ginawa niyang malamig, no? Ay, hindi man malamig. Hindi mo naiyayakap yung teddy bear eh. Kuyakap ko ngayon kagabi. Wow. Andun niya sa ano, sa higaan. Sabi mo kasi alagaan ko eh. Kaya kasama ko palagi pagtulog. Never nating kaysa na yung iba kasi ayaw manood ng Ed-Rica kasi nga Rochelle. Huwag po tayong ganun. Atin, kasi pare-parehas po yan, magpipinsan po sila. Matubang din po yan. Magpipinsan po si Naruel, si Edo, si Kalingap Rab, at si Kalingap Dan. Kaya supportahan po natin. Ay, nako! Ito na naman, nakita ko na naman. Dito ako kinikilig eh, kay Kalingap Rab! Parang na ilang ha? Pinawin. Ngayon lang konti. Ngayon lang konti. Masanay ka na. Lagi kami dito. Sarap dito tumambay sa inyo eh. Pwede araw-araw.
Oh, yun, ang trademark ng Matubang. Araw-arawin mo, Edo, nang mapasagot mo. Eh, na, oh, Edo, bilisa-bilisan mo, Edo. Pwede naman. Pero hindi naman lang. Oh, Edo. Kung araw-araw. Parang may, ano, may iba sa'yo. Alin yung salamin ko? Naka-makeup siya, naka-ayos, no? Ewan, parang... Mas... Yun yung napansin ni Edo. Blooming ngayon si Erica. Uy, nagpapaganda kay Ed para kay Edo. Uy. Mas lumanda kayo. Sorry. Ano kasi ito yung bigisahan ni Kuya Ruel? Dira ko lang kasi siya ginagamit kasi ano, ang mahal nito. Anong salamin? Mas okay sa'yo walang salamin. Kaya sa di mo makikita kami. Kita naman. Si Kuya Tata, natutulala. Ano lang? Malapitan. Kain naman si Kalingap Rab. Pag malayo. Hindi dapat pala lang like kung malapit. Oo. Pwede rin. Ano malapit? Hindi kita. Gano'ng malapit? Ganyan. Ito close lang. Close. Close. Gusto mo mag-merienda? Sige, merienda tayo. May dala kami. Ah, may dala rin ba kayo? Maganda na kayo para... Nag-ganda. Hindi naman nakakaya, lagi na lang kami. May dala sila merienda. May kumakain dito. Ito na yung dala namin, oh. Ito nakakatuwa si Arjun, guys. Pakinggan natin yung gawa niya, compose niya, sarili niyang kanta, guys. Ang galing niya kumanta. Kasi naiya na kami kasi ikaw na lang lagi na sa araw nag-o-orienda. Kailangan, kayo naman. Oo. Salamat. Salamat. Lagay ko na lang doon para mamaya. Oo, nakuha na kayo. Salamat ah. Kinikilig si Arjun. Ang layo mo na. Layo mo na. Pasukin mo na si Ate. Pupunta mo na kasi natin niya. Iba na yung punta. Eh, ayun na nga. Ano yung nakikita ninyo? Ano nga ang asali? Ano? Paano? Hindi ka makigulo? Ano? Ano nga? Ay, rock. Naman. Ate, ikaw, kamusta ka naman? Uy, so, nag-shade pa talaga si Aljun, no? Hindi kang naagasita kasi na si Kuya may ginawa sa alagyo o siyang risi. Ganun. Okay lang yun. Hindi naman, ano eh, hindi naman araw-araw may pansarili ding gawain. Oo nga. Narinig mo na yung kanta ko? Oo, yung binayin. Grabe, ang ganda ng kanta ni Aljun, guys. Panoorin po natin. Oo. Nagustuhan niyo po. Gawa pa yun. Ulitin mo ulit yung kinanta mo sa VA mo para marinig din nila. Niya ako eh. Hindi yan. Oh, sige. Ito o. Basta o ako sa inyo gagawin ko. Nung ikay usos pala, di ka namang kagandahan. Walang hinaharap. Ulo lang ang alam. At nung magdalaga ka na, bigla kang gumanda. Wow. At ang napagtatatag ka, minahal agad kita. Pero paano ako mapapansin lahat ng gusto mo? Wala naman sa akin. Hindi man sa'yo nalalapan. Hindi man ako ang iyong pangarap. Mahirap lang ako, walang yaman sa mundo. Buhay ko lang ang kayang ibigay sa'yo. Buhay ko lang, buhay ko lang, buhay ko lang ang kaya ibigay sa'yo. Yeah. Grabe guys, sarili niyang composition. Ano, tas kinanta niya. Grabe guys, ang galing. Humaga ako doon kay Aljun. Ang galing niya. Composer na siya, guys. Talaga, ang talino niya. Ang talino niya kahit talagang ganun siya. Diba?
Grabe, ang galing. Congratulations, Aljun. Palakpakan. Yay! Ang galing ni Aljun. Sana all. Nakikitang ka. Oh, grabe. Ganun talaga ang nagtatsaga ng kanta para sa ano. Galit niya. Pag may inspirasyon, talagang nakakagawa ka ng kanta. Inspiration siguro niya dito si ano. Si Erica. Kasi ito yung ano eh, ngayon napupusuan niya, nakikiagaw kay Edu. Galing ni Arjun? Oo, gawa ko yun. Sarili mong ano? Oo, gawa ko lang. Talaga? Oo, kinaubay ko ka. Pinaghirapan ko o sinulat ko sa notebook ko. Ang galing. Direkord natin yan. Sige po. Tama si Kalingap Rab. Dapat mabigyan din ng break yun at ma-record. Kasi yung mga ganyan, ang bilis magbabiral lang kasi sa ganun kalagayan niya. Grabe guys, ganun ka kagaling yung isip niya, ka-matured yung isip niya, nakakompose siya ng kanta. Sa ano lang, Talking sa life. Oo. Sa kanya. Ay, Arjun! Kasi ko lang yung, ano, prepare ko lang yung merienda niya. Sige, tulungan na kita. Tara. Ano nga na, Erica? Laki kami nga. Ay, pansit. Nag-pansit. Nagluto silang pansit, bro. Ito, hindi sa atin to. Kanina to, Erica? Sa inyo. Pansit? Grabe. Nakahanda talaga, may nilutong pansit. Para sila may merienda. Si Erica, ma-entertain sa ano, sa mga bisita mo. Akin yun, tulungan na. Maka ano, klase kami. Ha? Wala tayong malaking plato. Ay, yung mga pinamili na gamit. Gamit na nila. Para sa inyo talaga yun. Ito pa. Kasi maliliit lang. Ang masarap pa. Ikaw may gawa? Ang tinulungan ako ni Mama. Hindi mo kami inintay. Napapansin ko guys, nawawala ng pagkahiyain ni Edo, ano? Utay-utay na. Nawawala na. No, talaga nakaka-ano na siya. Na nakaka-move on na. Tulungan sana. Nakaka-move on na sa mga basher. Ito yung mga makarap. Ito yung kalawin. Itikman ta, ha? Wow. Huwag gusto mo kalamansi. Okay lang. Hindi naman malat. Gusto ko nga yung malat. Niyo, baka malat kasi yan. Okay din to si Edo, no? Okay. Para sa susunod na luto. Okay. Kahit ano, okay. Basta luto mo, okay? Basta luto, de Erica. Gusto yan ni Edo. Lagi na lang kayo nahuli. Huli na naman si Kuya Dan. Baka gusto mo ito. Baka gusto mo din mag-sakit. Ayan na. Music. Bakit hanap-hanap ka pa? Kaya sabiang nga bang ganyan? Pag nagmahal ay di matatakasan. Nais ko'y makapiling tayo muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap may tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iniibig ko. Sige, tata. Nagsiserve na rin si Edo, ah. Okay lang, ako na sana. Ha? Hindi. Gentleman ako eh. Oh, gentleman daw ang Edo. Kalain mo yun. Para makita mo naman ano ako. Malaga ako. Salamat. Susubuan o ano? Hello. Susubuan pa talaga? Okay lang. Okay lang. Kaya ko naman.
Salamat. Talaga naman si Edo, matubang na matubang talaga. Natutuwa kay Edo. Salamat. Kain po. Magsang kalaman sa ito. Grabe na, kalaman si ano. Grabe. Oh, may kalamansi talaga. Si Erica naglagay, no? Sa aking puso, lumaki, hanap-hanap ka pa. Ang iyong lagi, salamat. Lagi na lamang sa isipan ko, bakit di magawa itong damdamin? Sadyang nga bang ganyan? Pag nagma- si Kuya Tata, ano eh, seryoso-seryoso sa pagkanta. Mahalay di matatakasan, nais kong patakbo. Sinubuan, amo kumakanta. Tinanggap naman yung subo. Nais kong mayatap kahit sa sandali. Pumapanggap, may tatanggapin ko. Ikaw pa rin ang iniibig ko. Sabi ko't bawal lang po. Oh, ano ba naman laging magpo kay Edu? Magkaedad lang eh. Nagagalit si Edu pag napupo. Sanay kasi akong ipo eh. Nainis na ako. Nais ka lang bro. Nasa kayo David. Di magsasawa. Hindi magbabago, di maghahanap ng pag-ibig na pabalik sa puso ko. Na guys, ang galing din palang kumanta talaga ni Erica. No? Magaling siyang kumanta, maasikaso sa bisita. Okay din ano, tumanggap ng bisita. Ayun. Nagkakaroon din ng kilig na sa kanila habang tumatagal, may kilig na rin sa kanila na nakikita natin. At huwag natin i-compare guys, huwag natin pagkumpirahin ang magpinsan. At syempre, supportahan natin. Magpinsan po si Ruel at saka si Edo. Supportahan din po natin si Edo. At napapansin ko kay Edo guys, talagang ang laki na ng kanyang pinagbabago. Nawawala na yung konting mahihain niya. At napapansin ko na masaya na siya ngayon. Nakakatuwa at nakaka-move on na siya sa nangyari, sa lahat na nangyari, sa mga basher. Nakakatuwa na nakakangiti na uli ang ating Edo. Ayan. At nawawala yung kanyang pagkamahihain. Ayan. Bagay naman talaga sila ni Erica. Ayun nga lang, tinatanong ng iba, may mga nagko-comment, bakit ganun si Dr. Love ay hindi nag-ahad lang sa kanila. Ay syempre guys, siya nga daw yung manager nun eh, wala tayong magagawa nun. Kasi siya daw po ang magmamanage ng Ed-Rica. Tayo naman po ay reactor, kaya tayo po mag-react. Anong nakikita natin? Although talaga, meron na rin naman kilig sa kanilang dalawa. Nandun na rin talaga yung kilig. Kasi yung pagkakamahiyain nila, nakikita mo rin na may kilig din naman dun. Kaya sana pagbigyan nyo din mga karosyel ko na panoorin din po ang Ed-Rica. Wala naman pong masama doon. Kasi magpipinsan sila pare-parehas at pare-parehas din po natin silang matulungan. Di po ba? Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood at maraming salamat po sa lahat ng nagla-like, share, and subscribe po naman. Palambing po. Ayan. Trending Pia po. Always smile para laging beauty po. Bye-bye po. Salamat.